Ito pong araw na ito ay napaka-exciting sa atin na sumasampalataya sa ating Diyos, sa ating tunay na Diyos. Ano man ang kalagayan, hindi siya nagbabago noon, ngayon, magpakailanman. Hallelujah! Ang topic po natin muli ngayon, ang ating pong title, Godly Way Against the Invisible Enemy, Part 2. At hindi po natin kayang talakayin ito ng mabilisan, kaya meron po tayong Part 2. At ito po, ang dahilan po ng mga messages na ito na may kinalaman sa Invisible Enemy ay upang malaman po natin na sa kalagayan natin ngayon na ang buong mundo ay may pangamba sa puso, fearful about COVID-19. And the reason for the fear is death. Because people is afraid of dying. Natatakot ang mga tao sa kamatayan. At hindi ko sila masisisi. Amen po ba tayo doon? Kung sila ay natatakot sa kamatayan. Kaya minabanggit ko po sila sapagkat hindi naman po ako kasama doon. Na, hindi sa ako'y nagpapasikat po o ipinagmamalaki ko. No. Alam ko lang po, pag ako'y namatay ko, saan ako pupunta. At yun ang gusto ko pong ishare ngayong umaga. Now, ito po ang report tungkol dito sa ating COVID issue. Ito po yung update. Ito po yung as of April 25, 4 p.m. Ang confirmed po sa Pilipinas, ito po yung local, 7,294, ang namatay 494, ang recovery, nakarecover ay 792. Hindi po ba good news na merong nakaka-recover? At hindi lang yun, ang namamatay po ay minimal versus 7,294, ang namatay 494, mga minamahal ng Panginoon. Ang namamatay taon-taon sa regular flu ay lampas pa dito. Marami ang namamatay sa rabies, kagat ng aso. Maraming namamatay sa iba't ibang pamamaraan. Kaya lamang po, ang pangamba ng buong mundo, ito po ang napakabiling mag-spread, mabilis kumalat. Tingnan niyo po ang case sa buong mundo. Tingnan niyo po ang worldwide report, international report. Tingnan niyo po. Ito ang global report. 2,912,262 ang deaths ang namamatay na. 202,934 ang nakarecover. 832,776. So meaning, may mga chance ang mabuhay ang mga tinatamaan ng COVID. Nakita nila na hindi naman ganun ka-deadly na once na meron kang COVID, ibig sabihin nun, considered ka ng patay. May pag-asa, lumalaban. At ito ang pinag-aaralan ng government. Nakita niyo po yan, yung government at yung response ng community at kung ano po naman ang role ng church. Yun ang tinitingnan natin mula nung umpisa pa. Na ang role ng church ay magbigay tayo ng pag-asa, magbigay tayo ng godly na pag-asa sa pamagitan ng mga promises ng God. Yan po ang tinitingnan natin mga linggo nang nakakaraan. Now, tulad ng sinabi ko po, ang kamatayan ng tao hindi lamang isang reason. Pag tumingin kayo sa napakaraming death certificate ng mga tao, makikita nyo doon na iba't iba ang cause ng death. Hindi lamang COVID. At hindi lamang ngayon, mga minamahal ng Panginoon. Isang araw, ang tibok ng ating puso hihinto. At siyempre po, pag nangyari ang lahat ng iyon, ang ating role dito sa mundo natapos na rin. Tayo po ay sinasirang kung ano man ang pangalan mo. Nasira na. Sapagat ang katawan natin ito ay nasisira. Tumatanda at nasisira. At tayo, ating pananampalataya sa ating Panginoon, bibigyan niya tayo ng bagong katawan na hindi nasisira, katawan na hindi nabubulok, katawan na hindi na mamamatay pagdating ng araw. Sino po naghahangad ng ganon? Taas ang kamay. Okay, God bless you. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Ang question ko ay, kung magtagal ang lockdown, anong gagawin natin? Kung lockdown ba,
Tinan nyo, tayo ba'y mamamatay sa inip? Lockdown din ba ang ating utak, ang ating isip? O tayo magpapatuloy na pag-iisip ng what is the next move of God in our lives? Hindi po ba magandang katanungan, no? Ano ba ang next move ng God sa aking buhay? Sapagkat ang bawat mangyayari ay kontrolado ng Diyos. Ulitin niya ngayon sinabi ko ngayon, ang bawat pangyayari, kontrolado ng Diyos. At ang tiwala sa Diyos ang magpapanatili sa ating katatagan. At yung kamatayan na yan, yan ang reason kaya si Jesus na parito, sabi niya sa John 10:10 ay ganito. Sabi niya, the thief does not come except to steal and to kill and to destroy. I have come that they may have life and that they may have it more abundantly. Yan ang purpose ng pagkaparito ng Panginoong Jesucristo. So we will not fear death. Nung siya ay nag-resurrect, okay, at tinito, about 2 weeks ago ay ating tiningnan yung resurrection ng Panginoong Jesucristo. And ang question ko ay, do you have resurrection life? Kaya, kung ang Panginoong Jesucristo ay nabuhay na maguli, gusto niyang tayo ay mabuhay na mayroong pag-asang ganoon. Na hindi tayo pinangihinaan na ang buhay natin na tinubos niya sa malaking halaga, maialay natin at ang katawang lupa na ito, magamit sa kaluwalhatian ng ating Diyos sa pangalan niya at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu sa ating buhay. Yan ang nais ng Panginoong Jesucristo. Yan ang kanyang purpose. Pero, tingnan niyo, i-remind ko po kayo, I have to remind everyone tungkol dito po sa death. Alam niyo po yung namamatay sa karamdaman o namamatay sa COVID is only physical death. Hindi po yung the worst death. Ang pinakamatinding kamatayan na maaaring maranasan ng tao ay ang eternal death. At yun ang nilutas ng Panginoong Jesucristo. Kaya niya sinabi, I have come that they may have life. And that they may have it more abundantly. Yun ang reason kung bakit siya ay naparito tungkol doon. Now, ang worst pandemic, ay sasabihin ko sa inyo, ang worst pandemic ay sin, kasalanan. Yan ang worst na pandemic. Yan ang nag-spread. Sabi, for the wages of sin is death. But the gift of God is eternal life in Christ Jesus, our Lord. So ito po ang worst. Sabi po sa Romans 5:12, therefore, just as through one man sin, si Adam ito, okay? Sin entered the world and death through sin and thus death is spread to all men because all sinned. Kaya ito yung pinaka matinding spiritual pandemic, sin. At yan ang nilutas ng Panginoong Jesucristo sa pamagitan ng kanyang pagkaparito. Inialay niya ang kanyang buhay sa atin, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. So hindi po ba napakahalaga na every Sunday ay ibigay natin yung message ng pag-asa na kaloob sa atin ng Panginoon? See, ang tao, ang gobyerno, ginagawa ang lahat-lahat para makatulong sa kanyang kapwa-tao. Ngunit, that is not enough. Ang kailangan natin ay ang kalinga at protection at pananangan sa pangako ng ating Panginoon. So, hindi lamang itong COVID ang invisible enemy. Ulitin ko. Ang kaaway ng Diyos nagpapakawala sa sangkatauhan ng mga bagay na makakapinsala sa buhay, makakapinsala sa mga families, makakapinsala sa ating mga pangarap, makakapinsala sa relasyon ng mga tao sa isa't isa. Nagpakawala siya. At alam niyo, hindi lamang COVID ang the worst na invisible enemy na maaari nating maranasan.
The invisible enemy, makita natin ito na it is in different forms. Iba-iba ang manifestation ng invisible enemy. Tandaan natin, ulitin ko. The thief, ang diablo yun, the thief does not come except to steal and to kill and to destroy. So marami siyang tactics, marami siyang mga pamamaraan, marami siyang mga deception na pinapakawalaan sa sangkatauhan. Now, the best source of identifying our invisible enemy is the Bible. That is the Word of God. The Bible is the truth. The truth, you shall know the truth, and the truth will set you free. Iba-ibang forms ang kanyang pamamaraan sa pag-attack sa sangkatauhan. Tingnan niyo, number one, in the form of flies, langaw. Tingnan niyo, ang sabi sa Mark chapter 3, verse 22 to 24, pati ang Panginoong Jesucristo ay inaccused ng ganito. And the scribes who came down from Jerusalem said, si Jesus daw yan, he has Beelzebub. And by the ruler of the demons, he cast out demons. So he called them to himself and said to them in parables, how can Satan cast out Satan? Sabi niya, if a kingdom is divided against itself, that kingdom cannot stand. Kaya sabi ng Panginoon sa Kristo, yung accusation sa kanya is not right, pero ang nakita natin dito, alam na mga scribes, yung mga manunulat ng Bible nung araw, alam ng mga religious leaders ang tungkol kay Beelzebub. Ito po'y flies, langaw. Ang pangalawa, yung unclean and hated bird. Dito po sa Revelation chapter 18 verse 2. And he cried mightily with a loud voice saying, Babylon the great is fallen and has become a dwelling place of demons. Ulitin niyo po yung word na yun. Has become a dwelling place of demons, a prison for every foul spirit, and cage for every unclean and hated bird. Hated bird. Ulitin niyo muna yun. Hated bird. Kaya maya-maya ay aking i-expound po itong tungkol dito sa unclean and hated bird. Ang pangatlo ay frog. Okay, palaka. Oh, sa Revelation chapter 16 verse 13, to 14, ay ganito naman, tingnan niyo po. And I saw three unclean spirits like frogs coming out of the mouth of the dragon, out of the mouth of the beast, and out of the mouth of false prophet. For they are spirits of demons performing signs which go out to the kings of the earth and of the whole world to gather them to the battle of that great day of God Almighty. So, yung frog na lumalabas sa bibig ng mga instrumento ng diablo, like dragon, beast, false prophets, na lumalabas sa bibig, ay kabaligtaran ng lumalabas sa bibig ng Panginoong Jesucristo. Dahil ang lumalabas sa bibig ng Panginoong Jesucristo, pagbabalik niya, now out of his mouth goes a sharp sword, that with it he should strike the nations, and himself will rule them with a rod of iron. He himself treads the winepress of the fierceness and wrath of Almighty God. Ang ibig po sabihin, ang lumalabas sa kanyang sharp sword, two-edged sword, ay the Word of God. Nakasakay siya sa kabayong puti at lumalabas sa kanya ay salita ng Diyos. Kaya sabi niya, pagbabalik niya, hindi siya ang magja-judge. Ang magja-judge sa atin ay ang salitang sinalita, ang Word of God na sinalita niya sa atin noon. Napakahalaga ng bawat isa po, kayo po, na mga naan dyan. At yung mga first time, we welcome you to the family of Holy Trinity Bible Church. At nawa, hindi ito ang first and last. Nawa, every Sunday ay makasama ko kayo. Now, but, you know, hindi ko gustong mag-share sa inyo ng puro milk, gatas. Gusto kong i-share sa inyo is something na may kinalaman sa end time, may kinalaman sa ating panahon ngayon.
Nasa timetable na tayo ng Panginoon. Ang time ng Panginoon ay nalalapit na. Amen ba tayo doon? The day of judgment ng Panginoon ay nalalapit na. At hindi tayo dapat na ma-carry the way ng mga sitwasyon. Sapagat sa bawat sitwasyon, natandaan natin, ang God ay laging may provision. Whew, to God be the glory. Amen po. Now, ang pang-apat, tingnan nyo. Ang pang-apat ay dragon and serpent. Sa Revelation chapter 12, verse 9. Okay. So the great dragon was cast out, that serpent of old called the devil and Satan, who deceives the whole world. He was cast to the earth and his angels were cast out with him. Okay, tinan niyo po yung great dragon, serpent of old. And serpent of old, yung nag-deceive kay Adam and Eve nung unang pang panahon. So, ito po mga manifestation na ito. Hindi lang COVID ang invisible enemy. Napakaraming form. At nung last time, I in-explain ko na sa inyo, gustong i-shorten ng Diablo ang buhay ng tao. Amen po. Yeah, yung pumapasok sa bibig, kumakain tayo ng mga unhealthy food, yung wala tayong ingat sa ating hinihinga, dumadaan sa ating ilong, wala tayong ingat, may mga entrance. At ulitin na lamang ninyo, tingnan na lang ninyo sa website natin, tingnan ninyo kung paano yung mapanood muli yung message noong last Sunday para inyong maunawaan, paulit-ulit ninyong pakinggan at meron itong may dudulot sa bawat isa ang patuloy na pakikinig ng salita ng Diyos. Amen po. Amen. Okay. Now, panglima ay yung horse, kabayo. Now, sa Revelation 6 verse 8, so I look and behold a pale horse. Okay, ulitin yung word na yun. Pale horse, maputlang kabayo. And the name of him who sat on it was Death. May pangalan yung nakasakay. Ang nakasakay dun sa maputlang kabayo ay si Kamatayan. Yun ang pangalan niya, Death. And Hades followed with him, and power was given to them over a fourth of the earth, to kill with sword, to kill with hunger, with death, and by the beast of the earth. So, ang kanyang pagdating ay pumatay. So, the thief does not come except to steal and to kill and to destroy. Yan talaga ang kanyang plano. Hindi nagbabago ng taktika sa ating buhay. Mga minamahal ng Panginoon, pari ba namang ito yung magsishare ko sa inyo ay blessings? Kailangan maintindihan din natin na nangangailangan din ito ng desisyon sa ating buhay. Nangangailangan ito ng discipline sa ating buhay. Amen po ba tayo doon? Mag-umpisa ito sa isang decision, nangangailangan ito ng determination, at nangangailangan ito ng discipline sa ating buhay para tayo ay maging victorious. DDD. Sabihin nyo nga po yung ulit. DDD. Ano yung DDD? Decision. Okay? Pangalawa, determination. Ang pangatlo, discipline. Without these three, paano tayo magiging victorious? Without these three, paano ka magiging successful sa iyong career, sa iyong business, sa iyong life? So ang lahat ng ito, yung tatlong iyon, ay kailangan nating matutunan, and we will discuss this in detail sa future. Meron po tayong time para dito, but not today. Now, ito po yung invisible enemies of God na in different forms. Number one, flies. Number two, unclean and hated bird. Pangatlo, frog, lumalabas sa bibig. And ang pangapat, dragon and serpent. At ang ikapat, horse. Now, nais ng Panginoon na tayo'y magkaroon ng awareness. At kung ngayon, hindi pa natin naiintindihan kung paano tinlabanan ang bawat isa dito sa flies, unclean spirit, frog, dragon and serpent and horse, may sa ibang mga pagkakataon, atin itong
titingnan. Amen po tayo dan. So, keep in touch. Patuloy po tayong sumubaybay sa ating pong mga messages na ibinibigay sa atin ng Panginoon na related sa ating kinalalagyan ngayon. Now, gusto ko pong maintindihan ng lahat, ano bang tinuturo ng Panginoon tungkol dito sa unclean, ito pong unclean and hated bird. What the Bible says about the yung Babylon as cage, kulungan ng unclean bird. Amen po. This is Matthew 24 verse 28. Ang Panginoong Jesucristo ay nagpahayag dito tungkol sa end time. And then, ang sabi niya, for wherever the carcass is, there the eagles will be gathered together. Ano ba sa Tagalog ito? Tingnan natin sa Tagalog. Kung saan naroon ang bangkay, bangkay, ay doon magkakatipon ang mga buitre, vultures. Alam niyo yung vultures ay isa sa mga hated birds. Amen po ba tayo doon? Ang vultures, nakita natin sa National Geographic, yan ay paikot-ikot yan, pero ang hinahanap niyan, hindi yung mga malalakas. Ang hinahanap ng vultures o yung buitre, ay hindi yung mga malulusog, masisigla. Ang hinahanap yan, yung mga nanghihina na. Ang hinahanap niyan, yung mga naghihingalo. Ang hinahanap niyan, yung mga may sakit. Oh, amen po ba tayo dan? Now, ano yung parallelism of truth ng sinasabi ng Panginoong Jesucristo? Kung saan naroon ang bangkay, ay naroon makakatipon ang mga buitre, ang mga vultures. Now, dito sa Revelation 18 verse 2, and he cried mightily with a loud voice, saying, Babylon, the great is fallen and has become a dwelling place, tinitirhan, dwelling place of demons. Hindi isa lang, demons. Ulitin niyo yan. And has become a dwelling place of demons. A prison for every foul spirit, and a cage for every unclean and hated bird. So, ito po. Ating tinitingnan dito na may kinalaman to sa sinasabi ng Panginoon sa kung nasaan naroon ang bangkay, ay doon makakatipon ang mga buitre. Well, ito po ang ating tinitingnan ngayon, yung spiritual na buitre. Ang spiritual na buitre, naghahanap ito ng mga mahihina na ang spiritual life. Naghihingalong spiritual ang buhay. Nagigetso ba ang sinasabi ko? At nangyayari ito doon sa mga mananampalataya, hindi ito yung hindi mananampalataya, ito yung mananampalataya na pinasok, nagkaroon ng entrance sa kanya. At sa pagkakaroon ng entrance sa kanya, ay naging, ito, tinan niyo po, dwelling place of demons, prison for every foul spirit, cage for every unclean and hated bird. Susundan niyo po ba ako? Huwag kayo mawawala. Okay? Now, sino ang mga mayroong nanghihinang espiritual na buhay? Sino ang mga taong ganito na nagkakaroon ng mahina na ang spiritual na buhay? Don't get me wrong. Ito mga taong ito ay nagsiserve pa rin sa church. Maaring ito ay nasa leadership. Maaring ito ay merong isang high position sa gawain ng Diyos. Ngunit, spiritually, naghihingalo. Spiritually, ay nanghihina. Ito yung mga spiritually ay hindi nagpiprepare sa pagbabalik ng Panginoong Jesucristo. Yun po ang bottom line. Nalalaman niya na siya ay pinanghihinaan, pabalik-balik sa kasalanan. Siya ay slave ng sin.
See, dwelling place ng demons. Prison para sa every foul spirit nasa kanya. It could be anger, jealousy, anything. Cage for every unclean and hated bird. So, nagkaroon ng entrance sa kanya at ito ay nanahan sa kanya. Tatatandaan niyo ba yon? Yung aking senior noon, na pag ang masamang espiritu ay umalis sa isang tao. Natatandaan niyo yun, yung aking sinishare noon. Ito'y pumupunta sa mga lugar, papagala-gala, sa dakong walang tubig na, at umahanap siya na mapagpahingahan, a place na makakapagpahinga siya, rest. Ngunit wala siyang matagpuan. Kaya sinasabi niya sa kanyang sarili, babalik ako sa bahay na pinanggalingan. Okay? Pagdating niya, ay matatagpuan niya na ito ay walang laman. Ulitin niyo ang word na yun. Empty. Walang laman. Nawalisan. Nilinis. At naiayos. Naiayos na. Put in order. Okay, sa English translation, tinanin niyo po yan. Pagbalik niya, itong nakita niya, he finds it empty, swept, and put in order. Okay, now, anong gagawin niya? So, he goes out. Then he goes and takes with him 7 other spirits more wicked than himself. And they enter and dwell there, and the last state of that man is worse than the first. So shall it be with this wicked generation. Anong ibig sabihin ito? Mami naman lang, Panginoon, warning. Sabihin niyo nga sa iyong katabi, ito ay warning ni Lord. Ang warning ba ay para lang tayo takutin, mabuhay tayo na may fear? No. Ang warning is a wake-up call. Ang nangyayari ngayon sa ating kalagayan, sa buong mundo, is a wake-up call. Wake-up call. Life is short. Don't waste it. Huwag mo sayangin. Ang life natin, ang buhay natin, ay maiksi lamang. Huwag mo sayangin. Ang buhay natin ay maiksi lamang at ang timetable, sabihin mo, timetable ng Panginoon, isa pa, timetable ng Panginoon ay ito na, naririto na. Ang kailangan natin dito ay paghahanda. At napakarami ang concern. Mahal na mahal niya ang church, na hindi naman niya mahal ang leader ng church, si Jesus Christ. Mahal na mahal niya ang kanyang ministry. Makikipag-awa yan, alang-alang sa kanyang ministry. Huwag mong sasalingin ang aking ministry. Akin to, Tarfism. Pero, ang dinare-realize, ang head ng ministry, ang Panginoong Jesucristo. At ang kanyang gusto lamang sa kanyang mga alagad, isang sabi niya, a new commandment I give unto you, that you love one another as I have loved you. Kung paanong inibig ko kayo, ganun kayo mag-ibigan. Kung kayo mag-iibigan, makikilala ng lahat na kayo ay mga alagad ko. Hindi po ba, napakasimple naman yung tinuturo sa atin ng Panginoon. Sino naman tao ang hindi marunong umibig? Lahat naman tayo ay umiibig. I mean, I love pizza pie. Umiibig. I love hamburger. I love Chinese food. Di ba mga tao marunong namang mag-love? Ang tinutukoy ng Panginoon na love, mga minamahal ng Panginoon, unconditional love, matutunan natin. So itong gusto niya ng bawat isa sa atin ay matrain, mga minamahal ng Panginoon. Huwag mong ibigin ang iyong ministry, tapos ang nakakaligtaan mo ay ang reason kung bakit ka mayroong ministry. Huwag mong ibigin ang church. Ang nakakaligtaan mo ay yung ating leader ng church, ang Panginoong Jesus. Hindi ako yon. It's not about me. It's all about the Lord. Ang HTBC, it's not all about me. Wala akong mga minamahal ng Panginoon, I know my limitations. Alam ko ang aking limitation. Pero bakit natin narating ang lahat ng ito?
Because it is the Lord's. Siya ang tumawag sa akin at siya ang kumikilos sa gawain. At narating natin ating kinalalagyan, gawa niya. At kaya ka na andito, gawa niya! Dahil mahal niya tayo at gusto niya tayong magsama-sama at magpagamit tayong lahat sa Kanya. Ganyang kabuti ang Lord sa atin. Tinyo, kaya ka na andyan sa abroad, ikaw. Hindi ba nagsimula ka rito, magkakasama tayo, tapos nagpa-pray ka sa akin para makarating ka dyan sa kinalalagyan mo, di ba? Well, hindi ka naman na andyan para tayo magkakalayo. You still belong to the family. Magkakasama pa rin tayo. At maraming nais ang Panginoon na kahit tayo ay magkakalayo. Sino may sabi sa iyo, talagay tunay tayo magkakalayo, ang buong mundo nasa kamay ng Diyos. Paano tayo magiging magkakalayo? Eh, ang mundo eh, isang maliit na holen lang sa kamay ng Diyos at naandun tayo at naninirahan. At ang Diyos ang in control sa lahat ng oras sa ating buhay. Amen po ba tayo doon? At kung yon ay ating uunawain at kikilalanin, maharap mo ang bukas ng may katatagan. Amen po. Because He lives, I can face tomorrow. Amen po. Because He lives, all fear is gone. Because I know, He holds the future. And life is worth the living just because He lives. So, sa Kanya lahat ang kapurihan. Amen. Amen. Mga awit na hindi ko makakalimutan. Oh, purihin ng Panginoon. At alam nyo, ang di ko nakakalimutan, naglalakad ako rito, naglalakad ako sa gabi dito sa premises ng church, hindi ko nakakalimutan, napakabuti ng Diyos. Napakabuti ng Panginoon. Ipinrovide niya tayo ng lahat ng ating need. At ito, tinan nyo, kaluwang-luwang ng church, nandito pito. Pero, ang naaabot nito, daan-daan, libo ang naaabot nito globally. Napakabuti ni Lord. Bago nangyari ang lockdown, ipinrovide niya tayo ng lahat ng ating kailangan. Naka-fiber optics ng Pilipinas, to God be the glory. Amen. Hallelujah. Now, tinan nyo, aking isineshare na ito. Gusto ko pong ishare sa inyo ay sa Matthew 25 verse 1 to 13. Ganito po ang nangyayari sa marami. Basahin natin. Okay, tingnan, magkaroon tayo ng Bible reading. Okay? Sabi mo sa katay, total, hindi ka naman masyado nagbabasa ng Bible. Okay, so magkaroon tayo ng Bible reading. Magbasa tayo. Dito may tutulad ang pagpasok sa kaharian ng Diyos. May 10 dalagang lumabas upang sumulubong sa lalaking ikakasal. Alam niyo naman eh, tayong lahat, regardless, lalaki o babae, tayong lahat bride. Ang church ay bride. Okay, feminine. Tayong lahat ay feminine. Wala, alam niyo sa spiritual, walang gender. So lahat tayo bride. Yan lang ang tinuturing tayong bride. At saka ang bridegroom ay si Jesus Christ. So, bawat isa ay may dalang ilawan. Yung lamp, alam niyo naman yung sinaunay yung lamp, meron yung oil. Ang lima sa kanila ay hangal at ang lima ay matalino. Okay? Hindi ko po ito isi-share sa inyo in detail. Gusto ko lang i-share sa inyo rito kung paano nagpo-procrastinate. Yung pagpapaliban, yung naghihintay ng photo finish, yung kung kailan deadline at saka akanda kumahog sa paggawa ng homework, ng kanyang exam. Lagi na lamang siyang napoprocrastinate, pinopospon ang nararapat niyang gawin. Ang mga hangal ay nagdala ng kanilang mga ilawan, ngunit hindi nagbaon ng langis, unprepared. Unprepared yung lima. Subalit ang matatalino yung nagdala ng langis bukod pa sa nasa kanyang ilawan, well-prepared. Ulitin nyo ngayon, unprepared and well-prepared. Okay. Yung matalino, prepared. Yung mga hindi matalino, unprepared. This is spiritual preparation. Nabalam ng dating ang lalaking ikakasal, kaya't inantok silang lahat at nakatulog. Okay. Ngunit, nang ating gabi na may sumigaw, narito na ang lalaking ikakasal. Salubungin ninyo. Agad nagbangon ang 10 dalaga at inayos ang kanilang mga ilawan. Sinabi ng mga hangal sa matalino, okay, ngayon niya na-realize, sabi niya, bigyan naman ninyo kami ng kaunting langis.
ang dapadnap ng aming mga ilawan. Baka hindi magkasya ito sa atin lahat, tugon ng matatalino. Sabi niya, meron kami pero hindi pwedeng i-share. Hindi kakasya sa ating lahat. Sabi niya, mabuti pa, pumunta kayo sa nagtitinda at bumuli ng para sa inyo. Kahit lumagad ang limang hangal na dalaga, samantalang bumibili sila, dumating ang lalaking kakasal, ang limang nakahanda ay kasama niyang pumasok sa kasalan at ipininid ang pinto. Ulitin yung word na yun, ipininid ang pinto. Isa pa, ipininid ang pinto. Pag siya nagpinid, walang makabumukas. Pagkatapos dumating naman ang limang hangal na dalaga, Panginoon, papasukin po ninyo kami, sigaw nila. Ngunit tumugon siya, sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo nakikilala. Ulitin niyo muna yan. Sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo nakikilala. Kaya magbantay kayo sapagkat hindi ninyo alam ang araw ni ang oras. Do not procrastinate. Huwag niyong ipospon ang ipospon ang may kinalaman sa iyong spiritual preparation. Huwag niyong isipin na magtatagal pa si Lord. Tapos, gagawin mo ang balang bagay na nakasisiya sa iyo. Iignorin mo pati ang timetable ng Panginoon Diyos. Sabi rito, ang pagdating ng Panginoon is like a thief para itong magnanakaw. Darating siya, sabi sa 1 Thessalonians chapter 5, verse 2, for you yourselves know perfectly that the day of the Lord so comes as a thief in the night. Ang totoo nga niyan, walang nakakaalam ng kanyang muling pagbabalik sa huling araw. Nais niyang tayo ay well-prepared. Ayaw niyang tayo, tinan niyo, ang mga tao, lockdown na. Lockdown na niyo. What do you, paano ba ninyo magagawang beneficial o may advantage ang pagkaka-lockdown? So you can read the Bible more. Meron kang mas maraming time. You could pray more. You could share the word of God more. Dahil po, pwede naman tayong pumasok sa internet. Pwede naman tayong makipag-usap at mag-share at mag-evangelize through websites. So, don't waste time. Amen po. At alam niyo, napakahalagang gamitin natin ang bawat moments na ito para sa kalaguang espiritual, para tayo ay maging mas preparado. Kaya ito pong warning na ito, nanineglect ito ng maraming mananampalataya ng Panginoon sa buong mundo. Lockdown, pati utak nalalockdown. Pati planning nalalockdown. At alam nyo, ang kumakain sa bawat isa ay inip. Hindi malaman kung paano lilibangin ang kanyang sarili. Ang nangyayari sa mga tao, yung deceitfulness of riches, yung cares of this world, and deceitfulness of riches, ito po ang nakaka-choke. Ito po yung nakakasakal sa salita ng Diyos, kaya hindi nakakapamunga, nagiging unfruitful. Ang Panginoong Jesucristo, dinescribe niya yung tungkol sa Kingdom of God. At meron daw isang magsasaka, naghasik ng binhi. Yung isa, nasa wayside. Yung isa, nandun sa stony ground. Yung isa, nasa thorny ground. At yung isa naman ay sa matabang lupa, fertile ground. Huwag na yung fertile ground. Alam na natin yung fertile ground ay namumunga. Doon tayo sa tatlo na bumagsak sa maling lugar. Yung west side, matigas. So hindi bumaon, tinuka ng ibon. So ang mga ito, nagsisimba pero ito yung bagong taon lamang at saka birthday. Yung isa naman, stony. Yung stony ground, hindi ito yung mabano, ang babato, ibig sabihin ng stony ground. Ito po yung klase ng lupa na matigas. Ang klase ng matigas na lupa ay katulad ng adobe. Yung gano'n, yung limestone. So, ganyan ang lupa doon sa Middle East, doon sa lugar ng Panginoong Jesucristo. Kaya, ang ginagamit nila dito, laging pares ng mga baka. Hindi kalabaw. Ang kalabaw, hindi po pwede doon kasi ang kalabaw, ang kaya lamang araruhin, putik. Pero ito, matigas na lupa. Kaya kinakailangan dito, mga toro ang ginagamit.
at na meron silang yoke. Kaya sabi ng Panginoong Jesucristo, do not be unequally yoked with the unbeliever. Sapagkat gusto niya tayo, ang pamatok natin ay siya ang kasama natin. Now he who receives seed among the thorns, sa thorny ground, is he who hears the word and the cares of this world and the deceitfulness of riches choke the word and he becomes unfruitful. Ulitin nga, dalawang bagay yun. Cares of this world, isa pa. Cares of this world, ang isa pa. Deceitfulness of riches, isa pa. Deceitfulness of riches. Cares of this world, deceitfulness of riches. Cares of this world, and deceitfulness of riches. One more time. Cares of this world, and deceitfulness of riches. You know what I'm talking about. And it choked the word. Masyadong worldly. Masyado ang concern sa mga bagay na may kinalaman sa world. Balikan natin yung Revelation 18 verse 4. Tingnan natin. Kaya ito pong warning na ito, nagbigay ang Panginoon sa atin kung anong nararapat natin gawin. Listen to this. And I heard another voice. Mula saan? From heaven. Isa pa. And I heard another voice from heaven saying, come out of her, my people. Ano sabi? Come out of her, my people. One more time. Come out of her, my people. Kayo mga believers, kayo mga Christians, lest you share in her sins and lest you receive of her plagues. Tagalogin natin ito. Tingnan natin. At narinig ko sa pantinig na mula sa langit na nagsasabi, magsilabas kayo sa kanya, bayan ko. Upang huwag kayong madamay sa kanyang mga kasalanan at huwag kayong makabahagi sa kanyang mga salot, pandemic. Lumabas kayo sa kanya. Tulad ng sabi ko sa inyo sa simula pa lamang, kung walang kasalanan, walang plague. Ulitin ko ulit. Kung walang kasalanan, walang plague. Kung walang kasalanan, walang kamatayan. The wages of sin is death. Yun lang ang pinagmulan ng lahat ng ito. Whether it is natural, yung virus, whether it is synthetic or man-made, it doesn't matter. Diablo pa rin ang pinagmulan nito. Kaaway pa rin ng Diyos ang pinagmulan nito. At paigsiin ang buhay ng tao. At yung mga tao na nais ng Panginoon na masave pa, hindi na masesave yung ibang hindi mananampalataya. Hello, nandiyan pa ba kayo mga minamahal ng Panginoon? Pag pinaigsi ang buhay ng tao, pag ito'y kinapitan ng plague na ito, and they die early, then we lose the opportunity, the chance to share the gospel to them. Mas maraming mabibiktima because the thief does not come except to steal and to kill and to destroy. I mean, I have come that they may have life and that they may have it more abundantly. Ulitin natin po sa English translation ito. And I heard another voice from heaven saying, come out of her, my people. Mga minamahal ng Panginoon, ganyan tayo kamahal ng Panginoon. Yung instruction na ito ng Panginoon, itong kanyang gustong gawin natin ay kinakailangan tayo ay kumilos ng mabilis. At huwag tayong magpaliban. Come out of her, my people. Lest you share in her sins and lest you receive of her plagues. Ano ibig sabihin niya nito? Magkaroon tayo ng discerning heart. Madiscern natin ang timetable ng Panginoon. Alam niyo, alam naman ang makaramihan. Alam ng karamihan na nasa end time na. Feel mo yun? Nasi-sense mo yun? Seriously. Okay, kayo. Kayong mga naririto at kayong narariyan. Itaas nyo ang kamay ninyo kung kayo nakiki-agree sa akin na nasi-sense nyo tayo'y nasa end time. Pakitaas. We are in the end time. Naandun tayo, in na tayo doon. We are now in the end time. So,
ang sense mo, ang nararamdaman mo is correct. Ang iba ay may paniniwala na kung ano ang kanya ay hindi na niya maiwawala. Kung ano yung binigay sa kanya ng Diyos, understanding niya, I will never lose. Hindi ko na maiwawala ang aking salvation. Kahit na ang gawin niya ay kung ano-ano. Totoo po yun in a sense. Pero hindi yung pamamaraan ng lifestyle na ginagawa ng marami, na ini-ignore, na binabaliwala ang righteousness na pamumuhay. Righteous life, righteous living, na binabaliwala. Tingnan niyo, si Peter, yung kanyang emosyon, sinabi niya sa Panginoong Jesucristo, huwag nawang itulot na mangyari sa iyo, hindi po kayo dapat mamatay. Nung sinabi ng Panginoong Jesucristo na siya huhulihin, siya papatayin, ikatlong araw mabubuhay siya muli. Ah, sabi ng Panginoong Jesucristo, get behind me, Satan, for you are not mindful of the things of God, but of the things of man. Nakukuha niyo ba ang aking sinasabi? He turned to Peter, sabi niya, get behind me, Satan, for you are an offense to me, for you are not mindful of the things of God, but of the things of men. See, we need to be aware of saan tayo mindful of. Are you mindful of the things of God or the things of man? Saan ka ba mindful of? Amen po tayo doon. Now, ang isang mga iniisip ng mga tao, ang kanyang faith will remain constant up to the end. So, sabi mo sa katabi mo, don't kid yourself. Huwag mong dayain ang iyong sarili na ang iyong faith ay constant hanggang end. Di ba, sinabi sa salita ng Diyos, even the elect, if possible, will be deceived. So, merong pamamaraan ang katusuhan ng kaaway ng Diyos in a different form para tayo ay linlangin. For false Christ and false prophets will rise and show great signs and wonders to deceive, if possible. Sabi niya ngayon, to deceive, if possible. Isa pa, to deceive, if possible, even the elect of God. Even the elect. Ito pa ang isa na iniisip ng marami. Na iniisip nila, marami pa akong oras. Bata pa ako. Mga minamahal ng Panginoon, wala yung kinalaman sa iyong edad. Kay bata ka pa at matanda ako, ano ang mahalaga, mga minamahal ng Panginoon, ay ang timetable ng Diyos, hindi timetable lang natin. Totoo, ang timetable ng tao ay maigse. Pero ang timetable ng God, naririyan na. And no one can stop the timetable of God. Amen po ba tayo doon? So, kinakailangan tayo ay mamuhay ng karakter na ina-expect ng God na ma-attain natin. Nag-guess niyo ako? Sabi niya sa Romans 8, verse 29. Okay. Para makita lang natin, para anyo pong makita yung ano bang gusto ng Diyos sa akin? Itong gusto ng Diyos sa iyo at sa akin. For whom He foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brethren. Kaya napakaraming dinadanas, all things work together for good to those who love God, to those who are the called according to His purpose. Ulitin natin. And we know that all things work together for good. Maging yung COVID, pati yung lockdown, it works together for good. To those who love God, to those who are the called according to His purpose. Why? Dahil merong way ang Panginoon para tayo ay matransform. Hindi tayo kalimitan natatransform sa ating peak ng kasiyahan. Masayang masaya, ubod ng yaman, napaka-healthy, lahat is going well in your life. Hindi ka natatransform sa ganun. Natatransform tayo pag dumadating tayo sa hardship, pag dumadating tayo sa trials and testings ng buhay, difficulties ng buhay, at dito tayo nag-grow. Ang iba ay iniisip niya, oh, darating na lang yung aking last minute, pagka ako'y naghihingalo, tatawagin ko na lang si pastor.
Ganyan ang sabi sa akin nung isang mamamatay na. Sabi niya, Pastor, tinawag ko ho kayo kasi ako ho ay nagpunta sa albularyo at dahil sa karamdaman ko may cancer siya, sabi niya. Sa kanya ako nagsubmit. Alam ko pong mali yun, pero alam ko naman bago ako mamatay, tatawagin ko kayo, hihingi ako ng tawad kay Lord. Mga minamahal ng Panginoon, marami nag-iisip ng ganon, iniisip niya na last minute at saka siya magre-repent. Sabi mo, maaring hindi ka na umabot doon. Lakas nyo ngayon, maaring hindi na ako umabot doon. Kasi hindi ako maaaring mag-isip ng ganon. Sapagkat sa Matthew 7:23, katulad ng aking isineshare sa inyo kanina, okay, na yung tungkol doon sa 10 virgins, ang sabi nung isinara ang pinto, buksan nyo kami! Buksan nyo po ang pinto! Sabi niya, lumayos kayo dyan, hindi ko kayo nakikilala. So, dito, sabi rito, and then I will declare to them, I never knew you. Depart from me, you who practice lawlessness. Hindi tayo pwedeng mabuhay ng hypocrite sa harapan ng Lord. Do not deceive yourselves. No one can mock God. Whatever a man sows, that also he will reap. Kung ano ang inihahasik ng tao, yun ang kanyang aanihin. Do not be deceived. Okay, ready? Okay. Do not be deceived. God is not mocked. Hindi pwedeng linlangin ang Diyos. For whatever a man sows, he will also reap. Huwag ninyong linlangin ang inyong sarili. Ang Diyos ay hindi madadaya ninuman. Kung ano ang inihasik ng tao, yun din ang kanyang aanihin. Amen po ba tayo doon? Now, ito po yun. Dinidelay ng dinidelay yung kanyang pagsisik kay Lord. Iba ang sinisik niya. Ang mga sinisik niya ay may kinalaman sa 5. Cares of this world, deceitfulness of riches, yan ang kanyang isinisik. Yan ang kanyang hinahanap. Now, ito na ngayon yung vulture, yung buitre. Naamoy ang mga spiritual, amoy bangkay na spiritual. Naghihingalo, hinanghinana, hindi na makapag-pray, hindi na makapagbasa ng Bible, hindi na makapag-share ng kanyang faith. Wala na, parang ang buhay niya wala ng direksyon. Amen po ba tayo doon? Ang nakakatakot dito, yung sinasabi sa 1 Peter 4:17, this is what is so fearful about these things. For the time has come for judgment to begin at the house of God. And if it begins with us first, what will be the end of those who do not obey the gospel of God? Amen ba tayo doon? Kaya ito pong hated bird na tinutukoy dito. Yung hated bird na ito, ito yung spiritual bird na hated bird, spiritual na buitre, aali-aligid. At hinahanap nito kung sino yung spiritually sick. Spiritually dying, hinahanap niya. At mga minamahal ng Panginoon, yung amoy, dito meron lawin dito na iikot-ikot. Tatlo yung lawin na umiikot-ikot dito sa church. Pero yung lawin at saka buitre magkaiba. Ang lawin, ang hinahanap nito, buhay, malalakas. Dinadagit niya. Pero ang buitre, ang hinahanap niya, yung naghihingalo na may sakit at yung iba patay. Spiritually dead. So yun ang hinahunting niya. Sa pagtatapos po natin, sa sobrang dinami-dami ng warning ng Panginoon sa atin at mga prophecy, warning, babala at mga propesya ng Diyos,
warning and prophecies of God sa kanyang mga minamahal. Tatanungin ko kayo, ito ba ay may posibilidad na yung warning na yon ay mangyari sa mananampalatayang tulad natin? Yes or no? Huwag kayong magkaroon ng mga believism o wrong thinking. Kaya yung warning na ito ay ibinigay, sobrang dami. Sobrang daming warning. Sobrang daming propesya. Dahil may posibilidad na ito'y mangyari sa mga minamahal niya kung sila ay makakalingat sa nararapat niyang gawin. We need to be spiritually responsible sa ating growth. We need to be spiritually ready sa pagbabalik ng Panginoong Jesucristo. We cannot ignore the second coming of the Lord. Pinaghahandaan natin ang pinaghahandaan ng Holy Week at saka Resurrection. At ginagawa pa itong Easter Sunday, Easter Egg. Naghahanap ng itlog pagka-Sunday. Kung meron tayong paghahandaan sa ating buhay, malaman natin na nasa loob na tayo ngayon ng end time. We are within the end time. Nasa loob na tayo. At nangangailangan nito na tayo spiritually prepared. Do not procrastinate. Huwag nating ipagpaliban ang ating kalaguan. Amen po ba tayo? Anong kailangan nating gawin? Yung iba po na hindi pa ninyo nararanasan ang tanggapin ng Panginoong Jesucristo, now is the time. Ililid ko kayo ng prayer, tanggapin ang Panginoong Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng inyong buhay. Sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay, walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Manalangin po tayo. Sambitin natin ang panalangin ito. Mahal na Diyos, maraming salamat po. Bago pa man ako isinilang, ay pinagkalooban mo na ako ng lugar para sa iyong kalangitan. I have a place, O God. At maraming salamat po, Panginoon, na hindi mo ginawang mahirap para sa aming na iyong mga minamahal ang makapasok sa kaharian ng Diyos. Nangangailangan lang ito ng kababaang loob at pagtanggap sa iyo. Patawarin niyo po ako, Lord, na iniisip ko na pag ako'y gumawa ng maraming mabubuting bagay, ay siyang magiging dahilan kung paano ako'y makaliligtas at makakamtam ko ang buhay na walang hanggan nang wala naman si Jesucristo sa aking puso. At sa oras na ito, binubuksan ko ang aking puso para sa Kanya. Panginoong Jesus, buong puso at kaluluwa, tinatanggap ko po kayo bilang aking Panginoon, tagapagligtas at hari. Maraming salamat po, Panginoon. From day one na makilala ko po kayo, mula pa sa umpisa, mula pa sa unang araw na makakilala ko po kayo, Panginoon, ay inihanda mo na ako para sa iyong muling pagbabalik. Use me mightily for your glory. Patuloy niyo po nawa sa aming pagkukomunyon ay maalala namin, Panginoon, ang sacrifice na ginawa mo para sa akin. Sa patuloy kong pag-inom sa cup, maalala ko, Panginoon, ang pamamagitan ng iyong dugo na overcome ko ang diablo sa pamamagitan ng dugo ng kordero, sa pamamagitan ng aking patotoo at hindi ko inibig ang aking buhay hanggang wakas. Patawarin niyo po ako sa aking self-centeredness. Itinatatwa ko ang aking self-centeredness. Maraming salamat po sa paalala sa araw na ito. At maraming salamat po sa victory sa cross ng Kalbaryo. Ang katagumpayan po ninyo when you said, it is finished.
It is the finished work of Jesus Christ. Yun po ko, yun ang aking tinatayuan. Doon ako nananangan at doon ako nagtitiwala sa iyong pangako. Father, pag-ingatan niyo po ang iyong mga anak na nasa ibang bansa sa oras na ito. Panginoon, ang kanilang sitwasyon ay mas malala kaysa aming sitwasyon dahil sa katigasan ng ulo ng mga taong nakapaligid sa kanila. Hindi nila matanggap ang social distancing. Hindi nila matanggap ang mga pamamaraan na itinuturo sa kanila para magtagumpay habang hindi pa naiimbento ang vaccine. Lord, dinadalangin ko ma sa pangalan ni Jesus. Pag-ingatan mo ang iyong mga anak. Putuloy nilang maalala, Lord, na magsuot sila ng face mask upang hindi dumaan sa kanilang nostrils ang mga virus na ito na pakananang kaaway sa amin upang makapasok siya sa aming katawan at mapinsala kami. Pag-ingatan niyo po ang mga mata. Pag-ingatan niyo po, Panginoon, ang mga entrance. Strengthen niyo po ang mga entrance ng kaaway sa buhay ng iyong mga anak. Talasan niyo po ang discernment ng iyong mga anak, Panginoon. At maraming salamat po, Panginoon, na sa lahat ng tumanggap sa iyo, lahat ng tinanggap ka bilang Panginoon at tagapagligtas ng buhay, ay pinagkarooban mo rin ng authority to trample on serpents and scorpions and all the powers of the enemy. That even right now, in the name of Jesus, sama-sama po tayo, agree with me. Sabi nyo, I agree. In the name of Jesus, I bind every foul spirit. Ang mga foul spirit will not come near me because I am covered by the blood. Taas ninyo yung kamay sa Panginoon. Sabi nyo, Lord, the blood of Jesus cover me. From the top of my head down to the tip of my toes, even sa aming pong tahanan, mula sa bubungan hanggang sa pundasyon ng aming tahanan at ng lugar na ito, the blood of Jesus, cover us with your blood. Secure us, Lord, in the hollow of your hand. At maraming salamat po, kami po ay secured. Secured kami sa iyong pag-ibig sa amin. Patuloy mo po akong paalalahanan na patuloy ako maging secured sa iyo, O Lord. Salamat po, Lord. We give you all the praise, all the glory, all the honor. In Jesus' name, amen and amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Maraming salamat sa inyong lahat, sa inyong patuloy na pakikiisa sa pag-worship natin sa Panginoon, sa pakikinig ng kanyang mensahe. Nandalangin ko, nawa, ang message ng Panginoon tumimo ng malalim sa puso ng bawat isa. God bless you all. And now may the Lord God bless you and keep you. And may His face so shine upon each one of you and be gracious to you. His countenance be upon you and bring you peace. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, in Jesus' mighty name, amen and amen. God bless you all. See you again next time. Hallelujah.